Well, mga kapopong, kumusta? Well, actually, meron tayong dalawang topics ngayon. Pero, ang mas magandang unahin na siguro natin eh, walang iba kundi ito munang isang studio na nire-ready na ng TV5 sa production ng Itbulaga. Well, para kasi doon sa isinagawang interview kina Ryan, Alan Kay at Raisa ng TV5, ay dito ay sinabi noong nag-i-interview sa kanila na meron na pala talagang nire-reading isang studio para sa TBJ at para sa iba pang mga dubber cuts, which is dito pa lang sa sinabi niya na ito, ay mararamdaman mo na kung gaano talaga kadesidido ang TV5 na ihanda ang Itbulaga para sa kanilang channel. Pero isang trivia muna mga kapopong ha? Alam niyo ba na kahit hindi na naman magtrabaho itong sina Tito Vic at Joey eh, alam nyo ba na hindi na naman ito masyadong makaka-epekto sa financial itong tatlo na ito? Or in short eh, noong nagpaalam itong tatlo na ito few days ago sa Itbulaga sa GMA, ay actually kahit hindi na naman sila gumawa ng paraan para mayroong other TV station ang kumuha sa kanila, ay actually living to the fullest na talaga itong tatlo na ito. Which is ang tanong naman ngayon, eh bakit gumawa pa rin ng paraan itong TBJ na maituloy ang Itbulaga kung financial stable na naman itong tatlo na ito? Well, ang madaling kasagutan dyan eh, this is because of other employees meron ang production ng Itbulaga. Yes mga kapopong, inaalala rin ng TBJ ang ilang empleyado ng Itbulaga na mawawala ng trabaho sa pag-alis nila sa Tape Incorporated. Which is dito mo talaga malalaman kung gaano talaga ka-concern at kamahal ng TBJ ang mga kasamahan nila, mapakruman ng Itbulaga o mga host man nito. Na-remember mga kapopong ha? Na mismo itong si Senator Tito Soto na ang nagsabi na kung tatanggalin itong sina Raisa, Ryan at iba pa, ay ang mas maganda na lang siguro eh, tanggalin na lang rin daw silang lahat. Well, talagang dito mo talaga malalaman na yung term o word o salitang dubber cuts na kanilang pinasikat sa Itbulaga ay actually hindi lang pala ito isang word o isang salita, kundi isang literal na samahan meron ang original na Itbulaga. Naswerte naman dahil meron palang isang TV network dito sa Pilipinas ang nag-iintay talaga para sa original Itbulaga. Yes mga kapopong, at ito na nga eh, walang iba kundi itong TV5 ni Sir Manny Pangilinan. Anyway, since sasabi ko na yung patungkol sa financial stability ng ilang host ng Itbulaga eh, paniguradong ang isa agad sa mga pumapasok sa inyong mga isipan kapag naririnig ang salitang financial stability ng isang tao ay walang iba kundi syempre ang mga negosyo at mga bahay o mga mansion man ng mga ito. Well, syempre unahin natin itong kay Vic Soto, ha? Actually, alam naman natin na marami talagang mga properties itong si Vic Soto. Pero, kung isa-search mo naman sa internet ang mga ito, ay paniguradong ang isa agad sa inyong matatagpuan eh, walang iba kundi itong bahay este, ang mansion ni Bossing sa Laguna. Na kung hindi ako nagkakamali, and also correct me if I'm wrong, ay ipinagawa ito ni Bossing para sa kanyang pamilya kasama itong sina Pauline at super cute niyang anak na si Tali. Subalit, ang laking gulo ulat ko naman habang binabasa ko online ang patungkol dito sa mansion na ito ni Bossing, ay noong bigla kong nakita itong post na ito sa internet. Well, dito ay sinasabi na itong property ni Bossing na ito eh, for sale o ibinebenta na. Na dito naman sa post na ito eh, sinasabi na ibinebenta na itong mansion na ito for almost 115 million pesos. Yes, mga kapopong, 115 million pesos nga. Which is para naman sa floor area na halos 1,000 square meters at nasa isang golf area pa na sports na hilig rin ni Bossing, ay masasabi natin na itong 115 million pesos na ito eh, masasabi talaga natin na sulit na talaga. Which is ang reality o katotohanan naman dito eh, actually kahit sa Maynila pa magpagawa ng bagong bahay itong si Bossing, na kahit anong klaseng modern house pa yan, ay actually kayang kaya talaga ito ipagawa ni Bossing. Anyway, kung may katotohanan man o hindi man totoo itong post na
ito eh. Open for correction to, ha? Anyway, dumako naman tayo dito kay Jose Manalo. Actually, sa totoo lang ay kahit anong research ang gawin mo ngayon sa internet, ay wala talaga kayong makikitang kahit anong recent posts o mga articles patungkol sa tunay na lokasyon ng bahay ni Jose Manalo. Well, talagang medyo private person talaga itong si Jose sa likod ng camera. Pero, ang isang interesting na nakita ko naman sa kanya ay walang iba kundi itong mga negosyo meron itong si Jose Manalo. Well, ang dalawa na nga sa mga ito eh, walang iba kundi itong barbershop at yung restaurant niya na hindi ko alam kung operating pa ba hanggang sa ngayon. At kung hindi ulit ako nagkakamali, and also correct me if I'm wrong ulit, ay ang balibalita noon eh, mayroon rin daw sariling resort itong si Jose Manalo. Well, talagang dito nyo talaga malalaman na itong si Bossing Big Soto eh, naging isang magandang ehemplo rin sa ilang mga dabar gods na dapat ang kanilang kinikita sa showbiz eh, dapat mayroon rin talagang magandang mapupuntahan. At dito mo rin malalaman na ang dabar gods eh, hindi lang talagang isang samahan, kundi isang pamilyang nagtutulungan at nagkakaisa para sa ikabubuti ng bawat isang miyembro nila doon. Well, kaya't hindi na ako magtataka na noong nagkaroon ng bagong mga host itong Itbulaga sa GMA, ay ang isa na sa mga hindi nakakapagtaka ngayon eh, mismong mga viewers o mga dating nanonood na sa Itbulaga, ang mismong nagpo-post o gumagawa ng iba't ibang negatibong comment patungkol dito. Na kung kayo naman ang tatanungin ko, ay mayroon ba talagang makakapantay o makakapalit sa mga original dabar gods ng Itbulaga? Well, syempre gusto ko malaman ng inyong mga opinion, so i-comment lang yan sa baba. Ito'y aking mabasahin ng personal at pupusuan. At syempre kung minalaman o natutunan ka sa video, ito'y mag-subscribe ka naman. At nandito na yung inyong mga shoutouts. At kayo rin mga kapopong, kung gusto nyo rin magpa-shoutout o mag-request sa video, ay i-comment lang yan sa baba. At muli ito yung teacher Popong na nagsasabing, Ti Amo!